guys, welcome back to another vlog. And today, bibigyan kayo ng update dito sa ating mga guppies. At meron din akong konting bad news. So guys, kung naaalala nyo, yung nandito, ayan, wait lang. Yan. Yung nandito na binili natin before na bagong strain na HBB Ribbon, yung adult size na, yung nasa full size na, napalitan na siya ng maliit. Ayan na yung kanyang offspring. Wala na siya dito kasi hindi ko alam kung anong cause dahil nung isang araw nakita ko na lang siyang nakabaliktad na dyan, palutang-lutang. Siguro sa sobrang tanda na rin kasi noon eh, dumating siya sa atin, nabili natin siya, yung pair niya, okay pa. Pero siya, nasa full size na, siguro matanda na talaga kaya ayun, namatay na siya. Pero madami pa naman tayong na-breed. Buti na lang nakapag-breed tayo agad ng kanyang strain. So ito na yung kanyang offspring. Meron akong 10 na male. Ayun, kumukha naman niya. And then meron akong 20 na female na ganito din. So medyo marami-rami din tayong na-breed bago siya nag-swim freely. So ayun, ang aking bad news for today. Pero ang good news naman is madami tayong na-produce. Kaya importante kapag bumibili kayo ng strain na gusto nyo, i-breed nyo na agad para kahit ganyang mapanaw na siya, ganyang mamatay na siya, is may iwan pa din siyang kamukhang-kamukha niya yun. Kamukhang-kamukha naman niya yung parents niya. Papakita ko sa inyo yung mother neto. Tara, dito sa dulo. Here. Shannon! Ayan, yung mother ng aking HBB Ribbon. So, ayan guys, pinakain ko na siya ng bibes para hindi siya ma-shy. Kasi, madami na din tong na-drop. Sobrang dami na nang na-drop nito. Kaya, nandito na din siya para magpahinga. Kailangan kasi nila ng rest kada magde-drop sila para hindi ganun ka-stress. So, yun. Hiyain muna natin siya magpahinga dyan. Tara, dun tayo sa una nating aquarium. Shannon! Ito yung ating EBM Ribbon, ha? Konti na lang buo na ulit ang kanyang tail. Nakapag-breed na din ako ng strain niya. So, nandito, ipapakita ko sa inyo, nasa grooming tank din. Naglagay ako ng dalawa para makita nyo. Dito sa baba. So, nandito sa baba, guys. Ayan, maliit pa sila. Sobrang mini-mini-mini-mini. Mini-minya. Ito yung isa. Wait. Lagyan ko ng BBS para lumapit. Ito guys, yung EBM. Ayan, yung kanyang mini-mi. Wait, ayan. Dalawa yan na ribbon. Ayan yung isa. And then, nasa kabila yung isa. Ayan. Diba? Kita niyo yung ribbon? Kumakain sila ngayon ng BBS, guys. Kamukhang-kamukha niya yung parent niya. At madami din, marami silang na-produce na EBM. Yun nga lang, dalawa lang silang male na ribbon. Pero merong non-ribbon na male din na EBM. Tapos sa female naman, sobrang dami. Nasa 20 plus yata yun, na puro ribbon na EBM. Tapos itong dalawa, sila lang yung naging ribbon. Dalawa lang. So, ayun. Kaya nilagay ko na sila ditong dalawang male na ribbon. Pero meron pang second batch to. Yun nga lang, hindi pa kasi makita yung gender nila kasi nga, pur fry pa lang sila. So, dyan muna to. Hintayin natin yung update ko sa inyo, guys. Hintayin nyo yung kanilang progress. Kasi kamukha-kamukha nyo yung parent to. Diba? So, dito naman tayo. Ito naman guys yung ating dumbo ear. Yo, lumapit din sa camera. Madalas kasi shy siya talaga eh. Ayan. Siyempre, hindi din papahulo itong ating dumbo ear. Meron na din ako na breed na strain niya. So, ipapakita ko din sa inyo guys. Ayan, bumalik na naman siya sa spot niya. Ito, pakita ko sa inyo. Ito naman guys, ayan. Ito yung na-breed natin na Dumbo Ear Ribbon. Yun nga lang, puro female ito. Meron ako ditong 5. 1, 2, 3, 4, 5. Puro female na Dumbo Ear Ribbon. May non-ribbon din dito.
Ayan. Wala nga lang siyang mail na mini-me pa. Kasi may mga fry pa, so hindi ko pa ma-check kung sino dun yung female and male. Sa ngayon, maganda lang yung puro female. Ibig sabihin, mas mapaparami natin sila. Kasi tingnan nyo. Ayan o. May non-ribbon na female na Dumbo ear. Tapos, ayan. And ito, yung ribbon pang isa na female. So, ilan lang to sa mga batch nila na na-breed. Pero, mas dadami pa to, guys. So, abangan ninyo. Dito naman, guys. Ito, update naman to. Ito yung mga kasabay natin binili sa mga ribbon na strain. Bago din natin tong strain. Ito ang sa letrang P. Bingo! Ayan, gumakain siyang BBS. Ganda, no? Mamaya, papakita ko sa inyo yung mga kapatid nito. Ang gaganda din. Ayan. Diba? And then, yung katabi niya is yung magenta. Isa pa to. Ito yung mga bagong strain natin dito eh. Oh, diba? Lumapit pa siya. Nakita niyo ba yung eyes niya? Pati yung eyes niya magenta eh. Wait lang. Nagbablurred. Ayan. Yun. Ayan. Marami na din tong kapatid. Marami tong kapatid na. So, ilang batch na din ng kapatid na to. At mayroon pang bagong drop lang din. Ayan. Diba? Ang ganda. Pati yung mata niya, yung gilid ng mata niya may magenta. Medyo maliksi nga lang kasi nahabol niya yung BBS. So, eto namang isa is yung Silver Blue Lace. Ito, diba? Bago ko itong favorite. Pinaghalong ano. Basta Silver Blue Lace to, guys. Ganda, diba? May mga kapatid din to. Ilang tubs din yung kapatid nito. So, yan yung mga na-breed natin galing sa ating mga bagong strain. Kasabay nung mga ribbon. So, ito, sobrang update. Grooming to. Diba? Ganda. Ipakita ko na sa inyo yung mga kapatid netong Silver Blue Lace, magenta, and sa letrang P, Pingo. Ganda talaga nito. Tara, dito tayo. Ito guys, yung kapatid ng Pingo natin. Ito yung first drop. As in, ito yung first batch ng Pingo. Ayan. Konti pa lang yung male. Ayan lang sila. Wait, layo ko. Kasi masyado sa maliliksi. Ayan, di ba? Ang gaganda. Tapos yung female neto, hindi pa masyadong aabot ng 20. Kasi ito pa lang yung first drop. Pero yung second batch, dun naman tayo bumawi. May mga fry pa tayong second batch eh. So, ito pa lang yung first batch natin. First ever batch ng Pingo. Ayan, apat pa lang sila dito. Yung mga female nandun sa tub. So, nilagay ko lang sila dito para lang maipakita ko sa inyo kung gaano sila ganda at ma-appreciate nyo yung strain na Pingo. Diba? Ang ganda. Tapos yung katabi niya. Tapos ito naman, ang kapatid ng magenta. Sobrang ganda din nila. Ito yung first batch din. Mga first drop natin to guys ha. Ito, update lang to sa mga unang drop ng bagong mga strain natin. Ayan. Pero may mga sumunod pa na mga batch dito. Doon, mararami na. Ayan guys, anim pa lang sila nandito. Kung naalala nyo, yung pagdating ng magenta strain natin, yung female na magenta, nag-drop na kagad siya. So, ayan na sila. Ayan na yung na-drop ng ating magenta. Mga 10 lang. More or less, nasa 10 lang yung magenta natin na first drop. Pero yung second drop, doon tayo bumawi. Medyo madami-dami na sila. Yun nga lang, fry pa nga lang sila. So, ayan yung aking mga magenta. Ayan guys, alam nyo sa personal, ewan ko lang kung sa camera to. Kasi sa camera, hindi sila ganun ka-pink. Pero pag tinitignan ko sila dito sa aquarium lang, sobrang pink nila. Ito, medyo nagla-light lang ng color dito sa camera. Pero ang ganda, promise. Kapag hindi kayo mahilig sa magenta color, pag nagkaroon kayo ng strain na magenta, malalove nyo talaga yung magenta. Ayan o, ganda. So, dito naman yung next. First batch din neto. Shanan! Ito aking mga Silver Blue Lace. First batch din ito. Kapatid yan nung nandun kanina sa grooming tank natin. Konti lang din sila sa first batch. Pero sa mga sumunod na batch, ay, ang dadami na nila talaga. Tingnan mo. Sana nagpo-focus yung camera. Ay, ito oh, tingnan nyo to. Mga patterns nila. Ang gaganda nila, promise. Ayaw lang talagang sumunod na itong camera. Ayan, di ba? Ganda. Yan ang aking Silver Blue Lace.
First batch pa lang yan. Yung second batch ko, and then yung third batch, at saka yung mga susunod na batch, sobrang dami. Tapos ito, naglagay ako ng sample dito ng HBB ribbon. Ayan. So, mostly talaga ng mga Yes, Kenny Rogers. Mostly talaga ng mga ribbons ko sa HBB ay puro female. Ayan. So, naglagay ako dito para makita nyo yung sample ng HBB female. Kasi kanina, pinakita ko sa inyo, sobrang kamuha-kamuha ng parent nila. Tapos, ito naman ngayon, yung mga female. Diba? Ganda din. Ito guys, yung bago natin. Ito, kakadrop lang nito. Wait lang. Ang nagdrop na to is female ribbon. So, mga nasa 20 plus yan silang lahat dyan. Yan, 20 plus yan. Sana, meron ditong ABT male na ribbon. Kasi wala pa tayong male na ribbon eh. Bali, yung female ribbon natin, pinairn lang natin yun sa non-ribbon natin na male. So, sana dito sa mga na-drop niya, yung kakadrop lang niya is meron ditong male ribbon. So, that's it muna guys for today's episode. Abangan ninyo yung goal natin. Kaya tayo nag-breed ng maraming strain. Pagkatapos talaga na itong bagyong to, gagawa na tayo ng maraming pond. So, yung pond na gagawin natin per strain. So, imagine kung gano'ng kadaming strain yung na-breed natin, gano'ng kadaming pond yung gagawin natin. So, abangan nyo yan guys. Don't forget to like, share, and subscribe. See you guys on my next vlog. Bye!